Pag-aaral. Pagising sa umaga, desidido sa pagpasok sa eskwela. Kahit ang mata'y pumipikit pa, desidido pa rin dumilat para matanaw ang pangarap. Sa bawat paglakad, pagtakbo, ang pangarap ang tinatanaw ko. Papasok ako. Dahil gusto kong matuto. Matuto sa buhay na meron ako. Na kaya kong baguhin sa takdang panahon. May dala akong gamit. Isa na rito ang ballpen. Ballpen na panulat sa dapat hakbang sa buhay. Meron din akong dalang eraser. Eraser na pambura. Pambura pag ako'y nagkakamali sa mga bagay hindi na pag-isipang mabuti. Meron din akong papel. Papel sa buhay. Kung sino ba talaga ako? Kung ano nga ba ang role ko sa mundo? Meron din akong bag. Bag na lalagyanan. Lalagyanan ng aking pinapahalagahan. Pagpasok ko sa silid-aralan, desidido na akong makinig at madagdagan ang kaalaman. Desidido na akong makamit ang mithiing pangarap. Ako ay uupo. Kung saan sisimulan ang mga bagay-bagay patungo sa gustong mithiin sa buhay. Sisimulan ko sa matematika na nagtuturo kung paano solusyonan ang problema. Problema na dumarating sa atin na kahit madaming formula ay masusolusyonan na nagre-resulta ng maayos na pamumuhay. Dumako tayo sa TLE na nagtuturo sa mga bagay na maisa sa buhay. Maisa sa buhay sa mga bagay na dapat na alam na natin na nagbibigay karagdagan sa ating pang nalalaman. Dumako naman tayo sa MAPE, kung saan inaalam ang musika, sining na ating pinagmulan, kalusugan para malaman kung gaan tayo kalusog ang ating pangangatawan. Pangangatawan, kung saan tinitignan kung gaan tayo katatag. Dumako naman tayo sa Ingles, na nagtuturo ng pangalawang lengguwahe ng halos buong mundo. Na nagtuturo na pwede tayong matuto ng lingwahe ng iba, pero hindi dapat talikuran ang sariling lingwahe natin. Siyempre, dumako tayo sa recess, na nagsasabing kailangan natin magpahinga kung tayo napapagod na. Matutong tumigil, pero hindi ibig sabihin huminto. Huminto, ipinapakita dito na dapat tayong matuto magpahinga pag napapagod na tayo sa buhay. Pero hindi ibig sabihin huminto at tumigil sa ating pangarap. Pangarap na abutin sa ating buhay. Na gustong mithiin sa ating buhay. Na gustong marating. Dumako tayo sa AP na tumutukoy sa history. Mahilig siyang bumalik sa nakaraan. Gusto niyang balik-balikan ang mga nakalipas na mga bagay na nagtuturo sa atin kung sino nga ba tayo. Pero teka, hindi lang siya mahilig bumalik sa nakaraan. Inaalala niya rin ang ngayon. Ngayon na lumilipas, hindi lang naman siya tungkol sa kasaysayan na binabalikan. Marunong rin naman siyang isipin ang kasalukuyan. Kung ano nga ba ang naranasan nating kahirapan at suliranin sa buhay. Dumako tayo sa science na tumutukoy sa mundo. Sa mundong hindi sinasabing na bilog ito. Mundo na meron tayo na inaalam kung anong mga bagay pang nandito na nagsasabing hindi lang ikaw ang nahihirapan, pati rin sila. Dumako tayo sa Pilipino na natuturo tungkol sa kasaysayan ng Pilipino. Kung sino ba tayo noon at ngayon sa mga panitikan na meron tayo, sa mga panitikan na pinamulat tayo sa katotohanan. Dumako tayo sa ESP na natuturo kung sinong kababilang tao. Kung paano umasal na pang tao, kung
At kung paano tayo ka-espesyal na likha ng Diyos, kung ba't tayo may pakiramdam na maramdaman ang halaga mo bilang ikaw. At ako naman ay uuwi dala ang aking natutunan. Sa bawat agham ay nagbibigay ng dagdag kaalaman upang marating ang mithiin na pangarap. Habang naglalakad pa uwi, naiisip na mag-aral ng mabuti. Dahil ito ang ating kayang ipagmalaki at kahit sino man ay hindi ito mananakaw. Hanggang sa aking pagtulog, dala ang kanilang turo. Salamat sa lahat, lalo na ang Diyos na nagbibigay buhay sa aking pangarap.